It seems like marami kang alam tungkol sa mga wines, Miss Lady Anne. Ah, opo. Mahilig po kami ng asawa ko sa mga wines at may collection din po kami. Pagsisinungaling ni Lady Anne. Wow, really? Kung ganun ay maaari ko bang makita ang mga collections ninyo? Natigilan si Lady Anne sa tanong na ito at hindi agad nagawang makasagot. Ah, sige po, wala pong problema, sir. Nako, baka naman nagsisinungaling ka lang, Miss Lady Anne, ha? Baka naman wala ka talagang wine collection at sinasabi mo lang yan para ma-amaze ayo si sir. Oh, dito na ba kayo nakatira? Opo, sir. Sandali lang po. Tatawagin ko po mga bata. Siya nga po pala, sir. Andito po yung wine collections ko. Wow! This wine is incredibly expensive. I believe this is worth more than 7 million. Hindi ko lubos akalain na may ganito ka palang kamahal na wine sa mga collection mo, Miss Lady Anne. Po? And look, you also have the El Guido Wine Limited. Ang wine na tong matagal ko nang inaasam. Regalo po yan sa akin ng asawa ko. Sigurado ka ba na isang construction worker lang iyong asawa? Para sa isang construction worker, tila napaka-imposible para sa kanya na makuha ang ganitong klaseng wine dahil ang wine na to ay higit pa sa 15 million. Ang halaga ng cabinet na pinaglalagyan ng iyong wine collections ay higit pa sa halaga ng sasahurin mo sa loob ng 3 taon mo sa pagtatrabaho sa amin. Lady Anne, hindi ka namin tatanggalin sa trabaho mo kung ipagtatapat mo sa amin kung ano ang totoo. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Papa? Yay! Andito na si Papa! Hindi napigil ni Lady Anne ang ngiti na sumupil sa kanyang labi nang makita kung gaanong kasaya ang kabalanak ng kanyang kapitbahay nang makita ang kanilang ama na paparating na mula sa trabaho. Papa! Sabay na tumakbo ang kambal palapit sa kanilang ama na yumuko naman at niyakap ang dalawa. Panay pangkis ng kambal sa magkabilang pisngi ng kanilang ama habang sinasabi kung gaano nila itong namimiss. Papa, marami po akong kwento sa inyo! Masayang kwento ng batang babae. Kanina po nung iniwan niyo kami rito ay sobrang behave lang po kami kasama si Ate Chloe. Ang bait-bait niya po sa amin, Papa. Pwede po ba na siya na lang po ang laging magbantay sa amin? Hindi naman na narinig ni Lady Anne kung ano ang naging sagot ng ama sa tanong ng batang babae. Dahil pumasok na sila sa kanilang apartment. Ang magkambal na yun talaga ang dahilan kung bakit gustong gusto ni Lady Anne na tumambay dito sa labas ng apartment. Sobrang cute kasi talaga ng kambal na yon at halatang mahal na mahal nila ang kanilang ama. Madalas na kasama ng ama ang kambal na anak. Kahit nga siguro sa pagpasok sa trabaho ay kasama nito ang mga anak. Kanina lang naiwan ang kambal at may kasama sila na babae na bago lang sa paningin ni Lady Anne. Sa hinuha niya ay baka kasintahan o kaya naman ay kapatid ng lalaki ang babae na yon. Sa pagkakaalam kasi ni Lady Anne ay wala namang asawa ang lalaki. Single father lang ito at mag-isa lamang na itinataguyod ang dalawang anak. Iyon kasi ang usap-usapan ng mga kapitbahay nila doon. Noong isang buwan lamang lumipat ang mag-ama, nakatabi niyang apartment. At ngayon ay hindi pa rin niya alam kung anong pangalan ng lalaki at ng mga anak nito. Paano kasi madalas din nawala si Lady Anne sa apartment niya dahil may trabaho siya at sa tuwing nagkakasalubong naman sila ng lalaki ay hindi siya nito pinapansin. Hindi mo itatanggi na sobrang gwapo nga nung ama ng kambal kaya hindi na rin nakakapagtaka kung ito ang laging usap-usapan ng mga kapitbahay nila. Mukha kasing may lahi ang lalaki at kahit na marumis lagi ang suot na damit ay gwapo pa rin ito. Ang mga anak naman ng lalaki ay sobrang ganda at gwapo rin. Parang mga anak mayaman ng kambal, maputi at makinis ang kanilang mga balat na maihahalin tulad sa isang porselana. Ano po to, miss? Nagtataka na tanong ng batang babae kay Lady Anne. Ah, niluto ko ito na sopas. Nakangiti naman ang sagot ni Lady Anne.
Inosente namang kumurap sa kanyang bata. Para sa amin po? Oo, masyado kasing naparaming luto ko kaya naisipan ko na bigyan kayo. Paliwanag niya. Ngumiti kay Lady Anne ang napakagandang bata. Salamat po, pumasok po kayo. Baka po kasi mapasok ako kung ako magdadala sa loob. Pasok lang po kayo, naliligo pa po kasi si Papa. Sumunod si Lady Anne sa batang babae at pumasok siya sa loob. Namangha siya sa nakita na sobrang linis ng tirahan ng mga ito. Ang lahat ng mga laruan ay naka-organize at nasa kanilang tamang lagayan. Ginaya siya ng batang babae tungo sa kusina ng mga ito at kumuha ang bata ng mangkok na pagsasalinan niya ng daladala niyang sopas. Ang totoo niya ay sinadya talaga ni Lady Anne na damihan ang niluto niya kanina para mabigyan niya ang mag-aama. Naisip niya kasi na sa tagal na nila na pagiging magkapitbahay ay tila hindi pa rin nila kilala ang isa't isa kaya ngayon ang chance niya para makipagkilala at makipagkaibigan sa kanila. Sphere, sino siya? Pumasok biglang isang batang lalaki na kakambal nitong batang babae at nagtataka na nagtanong. Asyang kapitbahay natin, Stone? Iyong maganda, dinahalan niya tayo ng niluto niyang sopas. Lumapit sa tabi ni Sphere ang kakambal na si Stone at saka tiningnan ang dala niyang sopas. Wow, mukhang masarap nga! Saka nagangat ito ng tingin kay Lady Anne. Salamat po dito, ate. Sakto po at wala po kami makakain ngayong gabi dahil hindi po ko nakasahod ang aming ama kanina. Ngumiti naman si Lady Anne sa mga ito. Nako, walang anuman. Sana'y magustuhan ninyo. Siya nga pala, anong pangalan ninyong dalawa? Madalas ko kayong makita pero hindi ko pa alam kung anong mga pangalan ninyo eh. Ako po si Aphelion Stone, pero Stone na lamang pong itawag niyo sa akin. Pakilala ng batang lalaki. Ako naman po si Sphere Sandria. Sphere na lamang pong itawag ninyo sa akin. Wow, ang gaganda naman ng mga pangalan ninyo. Bagay na bagay sa inyo. Papuri niya sa mga ito. Ako naman si Lady Anne Vidales. Ati Lady Anne na lamang ang itawag niya sa akin. Kaganda rin po ng pangalan ninyo, ate. Wika ni Sphere. Bagay na bagay po sa inyo. Natutuwa si Lady Anne sa mga batang ito dahil ang tatalino at ang dadaldal nila. Sobrang cute na cute pa nila. Anak, sinong kausap niya? Pareho silang natigilan ng lalaki na pumasok sa loob ng kusina. Nagkatitigan sila ng mahabang sandali at halata sa mukha nito ang gulat nang makita siya. Walang suot na damit pantaas ang lalaki at halatang bagong ligo dahil basang-basa pa ang buhok at tumutulo pa ang butil pababa sa matipuno nitong dibdib. Papa, tapos na po pala kayo! Tsaka lamang naputol ang kanilang titigan nang magsalita si Stone at patakbo na lumapit ito sa ama. Sino siya? At bakit nagpapasok kayo sa bahay na hindi natin kakilala? Mahihimigan ng galit ang boses ng lalaki na magtanong ito sa mga anak. Ako si Lady Anne. Agad na pakilala ni Lady Anne sa kanyang sarili. Kapitbahay niyo ako. Ako ang nakatira dyan sa katabi niyong apartment. Pumunta lang ako dito kasi gusto ko sana kayong bigyan ng niluto kong sopas. Mabait po si Ate Lady Anne, Papa. At mukhang masarap din po ang niluto niyang sopas na bigay niya po sa atin. Sabi naman ni Sphere. Siya po pala, Ate Lady Anne. Siya po pala ang aming ama. Siya po si Pyros Morris. Ngumiti naman si Lady Anne sa lalaki kahit pa kabang-kaba na siya. Ikinagagala ko makilala ka, Pyros. Sana maging magkaibigan tayo at magkakapitbahay lang naman tayo. Huwag ka pong mag-alala, Ate. Mabait naman po si Papa kaya pwede po kayo na maging magkaibigan. Sabi pa ni Sphere. Hindi po ba, Papa? Pwede po namin na maging kaibigan si Ate Lady Anne, di ba po ba? Wala naman po tayong kaibigan dito eh. Ang akala ni Lady Anne ay nagalit sa kanyang ama ng mga bata dahil sobrang lamig lamang ng pagkakatitig nito sa kanya na para bang hindi ito natutuwa sa presensya niya ngunit pumayag naman ito na maging magkaibigan sila. At mula nga noong araw na yon, sa tuwing day off ni Lady Anne ay nagluluto talaga siya at hinahatiran niya ang nasa kabilang apartment. Sobrang tuwang-tuwa naman ang kambal sa tuwing may niluluto siya. Habang naghahanap ng mga magandang trabaho na may malaking sahod, ay pansamantala muna na nagtrabaho si Lady Anne bilang isang janitress. Tuwing day off niya lang nakikita ang kambal dahil sa kasakasama rin ito ng ama sa pagpasok sa trabaho.
Gabing-gabi na rin kung matapos ang trabaho ni Lady Anne. Kung kaya naman na hindi niya na naaabutan na gising ang kambal tuwing regular days. Ganun pa man, ay pansin niya na naging malapit kaagad sa kanya ang kambal. Ngunit ngayong araw ng day off niya ay hindi siya makapagluto ng masarap na pagkain at hindi niya mahahatira na nasa kabilang apartment. Kanina kasi at tumawag sa kanyang-kanyang tiyahin at pinapupunta siya sa bahay ng mga ito. Dahil nga sa mula nang umalis siya sa bahay ay ngayon lang siya pinapunta ng mga ito, naisip niya na baka'y mahay mahalaga silang kailangan sa kanya kaya agad siyang nagtungo. Ngunit hindi niya naman inaasahan kung ano ang dahilan nila at pinatawag siya ng mga ito. Sa sandaling ito, ang pakiramdam ni Lady Anne ay sasabog na siya dahil sa labis na inis. Hindi po ako maaaring magpakasal sa inyo. Dahil kasal na ako. May asawa at anak na ako. Paliwanag ni Lady Anne sa matandang lalaki na ipinagkakautangan ng malaking halaga ng kanyang tiyahin na nais siyang pakasalan bilang pambayad utang ng kanilang pamilya. Walang hiya ka, Lourdes! Galit na bumalay ang lalaki sa tiyan Lourdes niya. Bakit ang sabi mo sa akin ay pamangkin mo isa pang birhen at maaari kong gawing asawa? At totoo ang sinabi ko sa inyo agapito. Birhen na birhen pa ang aking pamangkin at wala pa siyang asawa. Nagsisinungaling lamang siya ngayon. Natatakot naman na paliwanag ng tiyan Lourdes niya. Habang si Lady Anne naman ay halos manginig na sa galit dahil sa nais niyang gawin pambayad utang ng tiyahin niya sa pinagkakautangan nito dahil sa sugal. Sa labis sa galit ay marahas na hinawakan ni Agapito ang mukha ni Lourdes na napagigik naman sa sakit. Huwag na huwag mo akong pagsisinungalingan, Lourdes. Alam ko na alam mo kung gaano ko kaayaw sa mga taong sinungaling. Naniniwala ako sa sinabi mo na birhen pa nga ang iyong pamangkin at maaari ko siyang gawing asawa. Pumayag ako na pahiramin ka ng malaking halaga na siyang pinantalo mo lang pala sa sugal dahil naniwala ako sa sinabi mo. Hindi ko naman lubos akalain na magagawa mo ako lukohin at bilugin ang utak ko. Sinubukan ni Lady Anne na pigilan ng matandang lalaki sa pananakit sa kanyang tiyahin dahil naiiyak na ito sa sakit. Bitawan niyo po ang tiyahin ko. Kung hindi niyo siya bibitawan ay magtatawag ako ng pulis at ipapadampot ko kayo. Nang dahil sa banta niya ay tila nakaramdam ito ng takot at binitawan ng tiyahin niya na napaatras naman habang naiiyak. Agad na dinaluhan ni Lady Anne ang tiyahin niya. Pagalit na nagbanta sa kanila si Agapito. Siguraduhin niyo lang na mababayaran niyo sa akin ang malaking halaga na utang sa akin yung walang hiyang tiyahin mo. Alam niyo naman na hindi ako basta-basta kumagalit. Kaya huwag niyong ubusin ang pasensya ko. Tandaan niyo, dalawang buwan lang bibigay ko na palugit sa inyo. Sa oras na hindi niyo ako mabayaran bago matapos ang dalawang buwan na yon, ay magpasensyahan na lang tayo. Matapos magbitaw ng marahas sa banta ay nilisan na ni Agapito ang bahay ng tiyahin niya, habang si Lady Anne naman ay agad na dinaluhan ng tiyahin na tinanong kung saan ang masakit. Ang mga anak naman ng kanyang tiyahin na nandito lang din ngunit walang ginawa kundi ang magtago dahil natakot sa matanda ay lumapit na rin sa kanila. Ang akala ni Lady Anne ay magpapasalamat ang mga ito sa tulong niya at sa pagtatanggol niya sa ina ng mga ito, bagay naman na hindi nila nagawa dahil naging duwag sila ngunit sa halip na magpasalamat ay nagalit pa sila sa kanya. Sa kadahilanan na hindi siya pumayag sa gusto nila na magpakasal sa matandang Agapito na yon. Alam namin na hindi totoo ang sinabi mo na meron ka ng asawa, Lady Anne. Alam namin na nagsisinungaling ka lamang kanina. Kilalang kilala ka namin. Paano mo nagawa yun, ha? Paano mo nagawang hayaan na sakta nila si Mama? Pagalit na hiyaw sa kanya ni Kimberly, ang panganay na anak ng tiyahin niya. Kahit kailan ay hindi ka talaga nagkaroon ng utang na loob sa mga taong nagpalaki sa'yo. Pero hindi ko naman kayang sundin ang mga nais yung gawin ko. Dahilan ni Lady Anne sa nanginginig na boses. Hindi ko kaya na maging asawang matandang yun at maging pambayad utang. Hindi ako pinalaki ng aking ina para maging ganong kababang uri ng babae. At anong kaya mo, ha? Mas kaya mo pa na makitang nasasaktan si Mama at pinagbabantaan ng matandang yon? Ayos lang sa'yo na makita siyang sinasaktan? Ganon ba yon, Lady Anne? Kung sana lang ay pumayag ka sa nais na mangyari ng matandang yon, eh di sana ay wala na tayong problema ngayon. Eh di sana ay hindi na natin kailangan pa isipin kung paano magbayad ng utang. Galit na galit pa rin sa kanya si Kimberly.
habang ang bunso nitong kapatid ay pinapatahan ng ina nila na panay pa rin ang pag-iyak. Napakasimple lang naman ang kailangan mong gawin pag naging mag-asawa na kayong dalawa. Kailangan mo lang na pagsilbihan ng matandang yon at bumuka ka sa kanyang harapan. At wala na tayong kahit anong kailangang isipin na problema sa pera dahil lahat tayo yayaman sa matandang yon. Nagbabaneng tingin si Lady Anne at sinusubukan na pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pasensya na, pero hindi ko magagawa ang nais ninyong gawin ko. Hindi ko makakaya na magpakababa para lang sa pera. At tungkol sa sinabi ko kanina, hindi ako nagsisinungaling. May asawa at anak na ako. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong pumunta sa apartment ko para makita sila. Gulat at pagtatakang bumalatay sa mukha ng mga ito nang sandaling sabihin niya na hindi siya nagsisinungaling sa sinabi niyang may asawa at anak na siya. Hinayaan na ni Lady Anne ang mga nagtatanong nilang tingin. Tumayo na siya at bahagyang yumuko. Malaking utang na loob ko sa inyo sa naging tulong niyo sa akin at pagpapalaki sa akin noon. Pero pasensya na po. Pero hindi ko kayo matutulungan sa problema ninyo. Pinasok niyong gulo nito. Kaya sana'y matuto kayo na gumawa ng sarili niyong solusyon. At huwag niyong iasa sa akin. Hindi na siya naghintay ng sagot nila. Tumalikod na siya at nilisan ang bahay ng mga ito. Nang makasakay siya sa tricycle ay napahinga siya ng maluwag. Alam ng Diyos kung gaano niya kagusto na tulungan ang kanyang tiyahin at ang pamilya nito. Ngunit katulad nila ay wala rin siyang sapat na pera. Sapat lang ang sinasahod niya para sa kanya at pambayad sa utang ng kanyang ama. At mas lalong hindi niya magagawa kung ano ang nais nila na maging asawa siya ni Agapito. Kahit gaano kahirap ang buhay ay hindi magagawa ni Lady Anne magpakababa ng ganun. Ang Chalurdas niya naman ang halos nagpalaki sa kanya noon matapos mamatay ng kanyang ama dahil sa isang malubhang sakit. Ang kanyang ina naman ay maaga rin na namayapa dahil sa sakit na cancer. Hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng kapatid ng kanyang ama habang nananatili siya sa bahay ng mga ito. Hindi siya pinag-aral ng mga ito at ginawa pa na parang alila. Noong makapagtrabaho si Lady Anne at nakapag-ipon ng sapat na pera, ay nagpasya na siya na umalis sa poder ng kanyang tiyahin at manirahan na mag-isa. Nag-aral din siya hanggang sa makatungtong siya ng kolehiyo. Kahit pa sobrang hirap ng buhay ay ginagawa ni Lady Anne ang lahat para lamang makaraos siya kahit papaano. Ang tiyahin niya ay isang sugarol at gayon din ang asawa nito si Estor. Ang lahat ng pera na ibinibigay ni Lady Anne sa mga ito ay nauubos lang nila sa sugal. Ngunit itong mga nakaraang buwan ay hindi na siya nakakapagbigay sa mga ito dahil sa dami ng mga kailangan niyang bayaran. Tumaas na rin kasi ang renta niya sa kanyang apartment at ganun din ang mga bilihin kaya naman saktong-sakto na lang talaga ang sahod niya para sa mga gastusin niya at sa kanyang sarili. Hindi naman nagustuhan ng tiyahin niya na hindi na siya nakakapagbigay sa mga ito dahil wala silang maipangsugal. Hanggang sa nakalipas na buwan ay nagtaka si Lady Anne kung bakit hindi na nangihingi ng pera ang mga ito sa kanya. Nalaman niya na lang na ang dahilan pala noon ay umuutang ang tiyahin niya sa isang mayaman na may-ari ng kasino na pinagsusugalan nila at siyang ipinangako ng mga ito na maging bayan. Dahil sa angking ganda ni Lady Anne ay agad naman na naakit niya ang Agapito na yon at napapayag ito sa gusto ng tiyahin niya ngunit hindi siya makapayag na ganun na nga lamang ang mangyari. Nagtaka si Lady Anne ang makita niyang magkambal na sina Stone at Sphere na umiiyak. Kakauwi niya lang at ang kambal ay nasa tapat ng pinto ng apartment niya. Umiiyak ito at takot na takot. Anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Nag-aalal agad niyang nilapitan ng dalawa. Tulungan niyo po kami, ate! Umiiyak pa rin sa atmosphere. Bakit? Anong problema? Mas lalong lumakas ang iyak ng dalawa. Si Papa po, sinubukan po namin gisingin siya kanina pero ayaw niya na pong magising. Tulungan niyo po kami, ate. Nang sandaling malaman niya yon ay agad siyang nagtungo sa apartment ng mga ito. Naabutan niya si Pyrus na nakahiga sa kama. Ginaw na ginaw ang itsura. Nang ilapat niya ang kanyang kamay sa noon nito, ay nanlaki ang mga mata niya dahil sa sobrang taas ng lagnat ito. May lagnat pa lang, Papa niyo. Huwag na kayong umiyak. Mamaya lang ay magiging maayos na rin siya. Sabi ni Lady Anne sa kambal dahil wala pa rin silang tigil sa pag-iiyak.
Inalagaan ni Lady Anne si Pyro sa pinunasan ng katawan nito gamit ang basang tawal para bahagyang bumaba ang lagnat nito. Nanunood sa kanyang kambal na mabuti na lang ay tumahan na rin sa pag-iyak. Matapos yung punasan ng katawan ni Pyros, nilagyan niya rin ng basang tawel ang noon nito. Pinalitan niya rin ito ng damit dahil basang-basa na ang suot nito ng pawis at nang matapos ay nagpaalam siya sa kamba na kung pwede ay makigamit siya ng kusina para makapagluto. Napaiwan naman ang kambal sa silid para bantayan ang kanilang ama. Nagluto naman si Lady Anne ng sopas para may makain mamaya si Pyros pagising nito at naghanap din siya ng gamot na maiinom nito mamaya. Nang matapos siyang magluto, bumalik siya sa kwarto at sinabihan niya ang kambal na inaantok na nasa labas muna sila ng silid dahil hindi pa rin bumababa ang lagnat ng kanilang ama. Baka kasi mahawa pa ang dalawa. Mahirap na. Sinamahan niya ang kambal sa living room at nakipagkwentuhan siya sa kanila hanggang sila ay makatulog din doon. Nang may marinig si Lady Anne na nahulog mula sa kwarto, ay agad siyang tumayo para puntahan si Pyros. Tila nagising kasi ito at hindi nga siya nagkamali. Dahil pagbukas niya ng pinto ay nakita niya agad itong sumusubok na umupo sa kama at ang nahulog nito ay ang laruan ng kambal. Nagulat naman si Pyros nang makita siya rito. Mabuti naman at gising ka na. Maayos na bang pakiramdam mo? Tanong ni Lady Anne tsaka lumapit siya dito. Ang mga anak ko, nasan sila? Ah, natutulog na sila sa sofa sa labas. Doon ko muna sila pinatulog kanina para hindi na sila mahawa ng sakit mo. Paliwanag niya. Maayos na bang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Pwede mong sabihin sa akin kung anong masakit sa'yo. Tuluyan na nga ito nakaupo sa kama at sa nangihina pa rin boses ay sumagot ito. Oo, maayos na ako. Pero paano ka nakapasok dito? Kanina nakita akong mga bata sa tapat ng pinto ng apartment ko. Umiiyak at takot na takot sila dahil hindi ka raw nila magising. Agad ko naman sila na sinundan para malaman kung anong nangyari sa'yo. Yun pala eh, may mataas ka ng lagnat at nawala ng malay. Paliwanag ni Lady Anne. Ganun ba? Pasensya na sa abala. Naku, walang ano man yun. Ganun naman talaga mga magkakapitbahay, diba? Nagtutulungan. Ngumiti naman siya dito. Oo nga pala, kung di mo mamasamain ay may ginalaw ako sa kusina mo kanina para makapagluto ng sopas para sa'yo. Kailangan kasing magkalaman muna ang sikmura mo bago ka uminom ng gamot. Tumango naman si Pyros. Walang problema. Maraming salamat nga pala sa pagtulong at pag-alaga mo sa amin ng mga anak ko. Naku, wala yun. Sandali lang ha at iiniting ko muna yung niluto ko at kukuha kita ng sopas para makakain ka na at makainom ka na ng gamot. Binili na niya si Pyros na manatili muna sa loob ng silid at hintayin na bumalik siya. Mabilisan na init lang ang ginawa niya sa niluto niya dahil kailangan na ni Pyros na makainom ng gamot. Matapos niyang ihanda ang gamot at sopas ay bumalik na siya sa silid kung saan naabutan niya si Pyros na nagliligpit na ng higaan. Hindi ka muna sana nagkikilos, sabi niya dito. Eto, kumain ka na muna at inumin mo ang gamot dyan. Nakuha ko yan sa pantry mo kanina. Tumango at tumalima naman sa kanya si Pyros. Muli itong naupo sa kama at nagsimula ng kumain habang siya naman ay pinulot naman ang mga nagkalat na laruan ng kambal para hindi na ito mahirapan sa pagliligpit mamaya at hindi pa ito lubusan na gumagaling. Habang kumakain naman si Pyros ay hindi sinasadya na napatitig siya dito para itong isang bata na hinanghina. Ganun pa man, kahit na ganun ang sitwasyon, ay gwapo pa rin ito. Maraming salamat sa pag-aalaga, Lady Anne. Seryoso na sabi sa kanya ni Pyros matapos itong kumain at mainom ang gamot. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko masusuklian ang kabutihan mo sa akin. Naku, wala yun. Ano ka ba? Sabi niya. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay okay ka na. At hindi na mag-aalala ang mga anak mo sa'yo. Ilang sandali pa ay nagising na rin ang kambal at nang makita nila nagising na nga ang kanilang ama ay sobrang natuwa na sila. Nagpasalamat din ang mga ito ng paulit-ulit kay Lady Anne at kung hindi raw dahil sa kanya, ay baka kung ano na nangyari sa kanilang ama. Kung hindi mo mamasamain, nasan pa lang nanay nila?
Hindi naman napigilan na tanungin ni Lady Anne si Pyrrhos. Masaya na naglalaro ngayon ng kambal habang sila'y nakaupo sa sofa at pinagmamasdan ng dalawa. Wala, sumagot si Pyrrhos. Namatay ang kanilang ina pagkapanganak sa kanilang dalawa. May kalayuan naman sa kanilang kambal kaya hindi nila narinig ang sagot ni Pyrrhos, habang si Lady Anne naman ay natigilan dahil hindi niya inaasahan yon. Ang hinuha niya kasi noong una ay baka nasa malayo lang ang ina ng kambal. Kung ganun ay wala kang katuwang sa pagpapalaki sa kanila, umiling si Pyrrhos. Mag-isa ko silang binubuhay. Hindi ba pumapasok ka sa trabaho? Eh sino nagbabantay sa kanila kapag nasa trabaho ka? Sinasama ko sila sa akin. Wala namang problema sa boss ko kung kasama ko sila dahil mababait naman sila. Muli namang napatingin si Lady Anne sa magkambal at nakaramdam ng awa. Nang maramdaman ng dalawa ang titig nila ay tumingin din ang dalawa sa kanila at agad din na binalik ang atensyon sa paglalaro. Muling nagtanong si Lady Anne, wala ka bang kamag-anak na magbabantay sa kanila pag nasa trabaho ka? Wala. Lahat ng mga kamag-anak ko ay nasa malayo. Kung ganon ay talaga palang mag-isa lang ito na nag-aalaga sa mga anak nito. Kakaawa naman ang kanilang kalagayan, lalo na ang mga bata. Sa construction ng iyong trabaho at kasama mong kambal doon, hindi ba masyadong delikado yun para sa kanilang dalawa? Nagtanong ulit siya. Oo, pero wala naman akong ibang pagpipilian eh. Ayoko man na isama sila roon eh. Wala naman akong ibang choice. Wala naman akong kakilala na maaari kong mapag-iwanan sa anak ko. Mula noon ay para bang higit na mas nakilala na ni Lady Anne ang mag-aama. Mabuting ama si Pyrrhos at kahit nahirap sa buhay ay ginagawa nito ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang mga anak. Habang matalino naman ang kambal at nauunawaan nila kung anong klase ng buhay ang meron sila, wala silang reklamo, sa halip ay masaya sila sa kung anumang meron sila. Masasabi ni Lady Anne na kahit mag-isa lang ay napalaki ng maayos ni Pyrrhos sa mga anak. Dahil doon ay nakaramdam siya ng higit na paghanga para kay Pyrrhos. Ganun na ganun din kasi ang kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Lahat ay ginagawa ng kanyang ama para lang sa kanya. Mabuti na lang at mabilis na gumaling si Pyrrhos at nakabalik din agad sa trabaho. Sa sumunod na linggo ay nagulat si Lady Anne nang bigla na lang sumulpot sa apartment niya ang tiyahin at mga anak nito. Wala man lang itong pasabi sa kanya na darating pala sila ngayon. Nasaan ang asawa mo, Lady Anne? Gusto namin siya makita. Diretso na sabi sa kanya ng Chalurdes. Ha? Kung totoo may asawa ka na nga, iharap mo siya sa amin. Gusto namin siya makilala. Sagot naman ni Chalurdes. Pero sa oras na nalaman namin na nagsisinungaling ka lang, alam mo na kung ano mangyayari. Nagsalita na rin si Kimberly na mataray ang tingin sa kanya. At siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo sa amin, Lady Anne. Dahil kung hindi, matutuloy ang kasal mo kay Agapito at wala kang pagpipilian. Napalunok na lang si Lady Anne at nakaramdam ng takot. Ayaw niyang ikasal kay Agapito, pero sino naman ang ihaharap niya sa mga ito gayong hindi naman totoo ang sinabi niya na may asawa na siya. Hindi na alam ni Lady Anne kung ano pa ang kanyang gagawin. Halos hindi na siya makapag-isip ng kanyang sasabihin dahil nabablangko ang utak niya. At tila ba may isang anghel na bigla na lamang bumaba sa lupa para tulungan siya. Ate Lady Anne! Masaya at malakas ang boses na tawag sa kanya ni Sphere. Kakaakyat lang ng mag-aama sa hagdan at si Sphere ay buhat-buhat ng ama habang si Stone naman ay nakahawak sa kamay ng ama. Siya! Tinuro ni Lady Anne si Pyrrhos na walang kaalam-alam sa nangyayari. Siya ang asawa ko! At hindi lamang si Pyrrhos ang natigilan sa sinabi niya dahil ganun din ang mga anak nito na hindi makapaniwala. Bumaling naman sa kanya si Kimberly. Siya ang asawa mo? Napalunok naman ng mariin si Lady Anne sabay tango. Oo, siya ang aking asawa. Lumapit si Lady Anne sa mag-aama na sobrang gulat din ay hindi na rin nakagalaw sa kinatatayuan. Mahigit anim na ba na kaming nagsasama at kasal na lang kaming dalawa? Wika pa ni Lady Anne. Ramdam niya ang nagtatanong na tingin sa kanya ni Pyrrhos ngunit hindi niya ito tiningnan.
Nanatili naman ang nervyos niyang tingin sa kanyang tiyahin. Bahala na mamaya magpaliwanag kay Pyrus at sa mga anak nito. Ang mahalaga ngayon ay mapapaniwala niyang tiyahin niya na may asawa na nga siya para lubayan na siya nito. Nagsasabi ka ba ng totoo, Lady Anne? Nagtatanong si Tia Lourdes. Talaga bang asawa mong lalaking yan? Tsaka tumingin ito sa mga anak ni Pyrus. Talaga bang nag-asawa ka na itong mga batang yan? Opo, Chang. Sumagot naman si Lady Anne. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo kaya hindi ko po maaaring pakasalan si Don Agapito. Mahal kong asawa at ang pamilya ko. Imposible! Sad naman ni Kimberly na hindi naniniwala. Napaka-imposible naman na may asawa ka na at anak niya ang mga batang yan. Alam ko na nagsisinungaling ka lang, Lady Anne. Huwag mo nang bilugin ang mga ulo natin. Hindi po nagsisinungaling ang mama namin. Nagsalita na si Sphere. Sino po ba kayo at pinaparatangan niyo ang mama namin na nagsisinungaling siya? Alam niyo po ba na masamang ugali na ganyan? Hindi po dapat kayo nagpaparatang. Nagsasabi po ng totoo si mama. Oo nga po. Sumang-ayon naman si Stone. Mag-asawa po sila ng papa namin. Tsaka, bakit niyo po ba inaaway ang mama namin, ha? Sino po ba kayo? Gulong-gulo na ang itsura ng Tia Lourdes at Kimberly. Habang nagpapasalamat naman si Lady Anne sa loob-loob niya dahil sa mga sinabi ng kambal. Maaari ko bang malaman kung sino kayo at kung kaano-ano kayo ng aking asawa? Nagtanong din si Pyrus at napalunok na lang si Lady Anne nang hawakan siya nito sa bewang at bahagyang kinabig palapit sa tabi nito. Akong tiyahin niya, sumagot si Lourdes. Kung talagang asawa ka niya, bakit hindi nabanggit ni Lady Anne ang tungkol sa amin sa'yo? Pasensya na po kung hindi ka namin nakilala, sagot ni Pyrus. Ngayon ko lamang kayo nakita kaya hindi ko naisip na ikaw palang tiyahin ang aking asawa. Ikinagagalak namin kayong makilala, Chang. Lihim na nagbunyi si Lady Anne nang maniwala ng kanyang tiyahin at mga anak nito na mag-asawa nga sila ni Pyrus. Hindi na rin sila nagtagal doon at umuwi na. Marahil ay nakaramdam ng takot sa lamig ng tingin sa kanila ni Pyrus na para bang pinapahiwatig na hindi ito masaya na makita sila. Nang makaalis na ang kanyang tiyahin at ang mga anak nito ay niyaya niyang mag-ama na tumuloy muna sa apartment niya dahil kailangan niya na makapagpaliwanag dahil sa biglang nangyari. Pasensya ka na at kailangan mo pang madamay sa nangyari. Pagsisimula ni Lady Anne, wala na kasi talaga akong ibang maisip kanina kaya nung makita kita, ikaw na lang sinabi ko na asawa ko. Nakaramdam naman siya ng hiya dahil malamig din ang tingin sa kanya ni Pyrus. Walang emosyon na mukha nito kaya hindi niya mawari kung nagagalit ba ito sa nangyari. At bakit naman kailangan mo magsinungaling sa kanila na asawa mo ko? Tanong pa ni Pyrus. Kung di nyo yung gagawin, ay pipilitin nila ako na gawin ang gusto nila. Paliwanag niya. Eh ano bang gusto nila na gawin mo? Bakit kailangan na dumating sa punto na kailangan mo magsinungaling? Gusto ng tiyahin ko na magpakasal ako sa matandang lalaki na pinagkakautangan nila ng malaking halaga. Ano? Nabigla ito sa naging sagot niya. Wala na silang pera na pambayad sa doon dahil ang lahat ay natalo na nila sa sugal kaya akong gusto nila na maging kabayaran sa kanilang utang. At bakit naman nila gagawin yon? Dahil malaking utang na loob ko sa kanila, sagot niya. Maagang namatay ang aking ina at ang aking ama naman ay namatay noong nagdadalaga pa lang ako. Mula nung maulilang lubos ako ay naiwan ako sa pangangalaga ng tiyahin ko. Sila at ang kanyang asawang nagpalaki sa akin kaya malaki rin ang tinatanaw ko ng utang na loob sa kanila. Pero ganun pa man, hindi naman naging magandang pakikitungo nila sa akin noon. Hanggang ngayon ay ganun pa rin naman ang tingin nila sa akin. Para sa kanila, ay utang ko sa kanilang lahat ang tulong nila sa akin na kailangan kong bayaran. Hala, kawawa naman po pala si Ate Lady Anne, Papa. Naaawang sabi ni Sphere sa ama. Oo nga po, Papa. Kawawa naman po siya kasi pinilit po siya na magpakasal sa isang matanda. Sang-ayon naman ni Stone sa sinabi ni Sphere.
Papa, tulungan na lang po natin si Ate Lady Anne. Huwag niyo pong hahayaan na makasal po siya ron sa matandang lalaki at saka kakatakot din po yung tiyahin niya. Sige na po, Papa, tulungan na po natin si Ate. Kinukumbinsi ng pagkambal ang kanilang ama na bahagyang tumango. Kung ganun, ano bang kailangan kong gawin para matulungan ka sa problema mo na to? Isipin mo na lang na gagawin ko to bilang pasasalamat sa naging tulong at pag-aalaga mo sa akin nung minsan nagkasakit ako. Tumingin siya sa mga mata nito na puno ng sinseridad habang nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakitaan niya ng emosyon ng mga mata nito. Nag-aalangan naman si Lady Anne at sa tingin niya kasi ay sobra-sobrang hihilingin niya dito. Ganun pa man ay huminga siya ng malalim. Kailangan niya ng tulong nito. At kung hindi, ay hindi rin siya lulubayan ng tiyahin niya. Kilalang kilala niya ito at alam niya na kung ano man ang gusto ng tiyahin niya ay kailangan niyang gawin. Alam ko na mahirap tong hihilingin ko sa iyong pabor pero pwede ka ba magpanggap na asawa ko habang wala pa ako nahahanap na magiging asawa ko talaga? Nag-aalangan na tanong ni Lady Anne. Alam ko kasi na hindi ako titigilan ni Chang hanggang hindi ko ginagawa kung anong gusto nila sa oras na nalaman nila na nagsisinungaling lamang ako at wala naman talaga akong asawa. Tiningnan ni Pyros ang mga anak na tumango at gumiti naman sa ama. Nang makuha ang kasagutan mula sa mga anak ay bumaling sa kanya si Pyros at saka bahagyang tumango. Sa tingin ko ay pwede naman. Labis-labis ang pasasalamat ni Lady Anne sa pagbayag nito. Nagpasalamat din siya sa mga anak nito na nauunawaan naman kung anong nangyari at siya pang nag-assure sa kanya na magiging maayos din ang lahat dahil nasa tabi niya lang ang ama ng mga ito. Mabuti na lang talaga at napapayag niya si Pyros na magpanggap na asawa niya dahil tama nga ang hinala niya na minamanmanan siya ng kanyang tiyahin para masigurado kung siya nga ba talaga ay nagsasabi ng totoo. Pag-uwi ni Lady Anne mula sa trabaho niya bilang isang janitor sa isang restaurant ay napansin niya agad ang asawa ng kanyang tiyahin na tila ba ay minamanmanan siya. Sunod ito ng sunod sa kanya at sa tuwing liningon siya ay nagtatago ito sa likod. Gabi na pa naman dahil sobrang gabi na nang matapos ang trabaho niya at pinag-overtime siya ng boss niya. Madilim din ang daan at siya lamang ang dumaraan kaya naman ay kabadong-kabado siya dahil baka may hindi itong magandang gawin sa kanya. Adik pa naman ang asawa ng tiyahin niya kaya nakakatakot ito. Alam ni Lady Anne ang TOS store niya ang sumusunod sa kanya dahil nakilala niya ito at hindi siya pwede magkamali doon. Baka inutusan ito ng tiyahin niya na sundan siya para masiguro kung siya nga ba ay nagsasabi ng totoo. Napapitlag naman si Lady Anne sa labis sa gulat nang bigla na lamang may humawak sa kanyang kamay. Nang makita niya kung sino iyon ay nakahinga siya ng maluwag. Si Pyros pala yun. Pansin ko kanina pa may sumusunod sa'yo ha. Pabulong na sabi nito sa kanya. Ihahatid na kita. Magkunwari ka na lang na hindi mo pansin ang pagsunod niya sa'yo. Salamat. Sabi niya naman dito. Ngayon na nandito na si Pyros, ang pakiramdam ni Lady Anne ay ligtas na siya. Hindi naman binibitawan ni Pyros ang kanyang kamay habang naglalakad sila at nagkukunwari na hindi alam na may nakasunod sa kanila. Nasaan ang mga bata? Bakit di mo sila kasama? Tanong niya kay Pyros. Iniwan ko sila kay Chloe. Ang minsan na nagbantay sa kanila kapag hindi ko sila makasama sa trabaho. Ngayon ka pa lang din ba nakaka-uwi? Tanong niya ulit. Oo, kailangan kong mag-overtime dahil yun yung gusto ng foreman kaya hindi ko masama ang mga bata roon dahil sigurado ako na aantukin sila. Hanggang sa makaakyat sila sa hagdan ay tumigil na rin sa pagsunod sa kanila ang Chuez store niya ay patuloy pa rin sila sa pag-uusap. Kumatok na sa pinto si Pyros at agad naman yung bumukas. Bumungad sa kanila ang isang magandang babae na malaki ang ngiti. Pero nang makita siya at napuna na magkahawak ang mga kamay nila ay agad din na naglaho ang ngiti nito. Sir Pyros, nakauwi na po pala kayo, sabi ng babae. Ang mga mata nito ay parabang kumikislap habang nakatingin kay Pyros. Oo, pasensya na ako, natagalan ako bago makauwi. Sagot naman ni Pyros. Pwede ka na rin umuwi at gabi na. Natutulog na bang mga bata? Opo, kanina po silang tulog. Salamat sa pagbantay sa kanila ha.
ihahatid na kita sa sakayan at delikado kung umuwi ka mag-isa. Mas lalo namang kumislap ang mga mata ng babae dahil sa sinabi ni Pyrus, habang nakaramdam naman si Lady Anne ng pang-aasim sa kanyang itsura dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Pyrus. Ganun pa man ay wala siyang sinabi at na magpaalam sa kanya si Pyrus ay sinabihan niya na lang ito na mag-ingat. Pagod si Lady Anne. Sa dami ba naman ang nilinisan niya kanina? Pero talagang hindi muna siya nagbihis para makapagpahinga na at nakasilip lang siya sa pinto niya at hinihintay na bumalik si Pyrus. Ilang sandali pa ay nakita niya ng lalaki na bahagyang minamasahe ang batok. Nang siguro ay naramdaman na may nakatingin dito ay bumaling ito sa pinto niya. Mabuti na lang at mabilis siyang lumayo sa sinisilipan niya at di siya nito napansin. Uy, kalma ka lang. Pagpapakalma pa ni Lady Anne sa puso niya na sobrang bilis ng tipok. Aalis na sana siya sa kanyang kinatatayuan dahil total ay bumalik naman na si Pyrus pero ganun lang ang pagkagulat niya nang may kumatok bigla sa pinto niya. Sa labis na gulat ay muli niyang nasapo ang dibdib niya. Pinakalma niya muna ang sarili bahagya bago niya binuksan ang pinto. Halos matigil naman siya sa paghinga nang pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Pyrus. Ang isang kamay nito ay nakasandal sa pader habang ang mga mata naman nito ay diretso na nakatingin sa kanya. Pyrus? Bakit? Bahagya itong lumayo sa kanya nang mapuna na sobrang lapit nila sa isa't isa. Gusto ko lang masigurado na ayos ka lang. Baka kasi nasundan ka nung sumusunod sa'yo kanina. Ayos naman ako. Sagot naman ni Lady Anne na pilit na pinipigilan ng pagsupil ng ngiti sa kanyang mga labi. Nakauwi na ba si Chloe? Oo, nakasakay na siya ng jeep nung umalis ako. Malayong tinitirhan ng dito kaya kailangan niya talaga na sumakay. Ha, ganun ba? Aniya. Kung ganun ay magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na rin sa trabaho mo. At ganun din ako. Tumungo naman si Pyrus. Okay, sige. Tawagin mo na lang ako kung may problema, ha? Pinagmasdan nito ni Lady Anne lumakad papunta sa pinto ng apartment nito. Binuksan nito ang pinto pero bago pumasok ay tumingin ulit ito sa kanya. Good night. Hindi na napigilan ni Lady Anne ang ngiti na sumusupil sa kanyang labi. Tumango siya rito sabay sabi ng good night. Nang gabing yon, ay ngiting-ngiti si Lady Anne na natulog. At sa mga sumunod na araw ay ganun lagi ang ganap nila ni Pyrus. Bago sila matulog ay talagang nag-good night sila sa isa't isa. Anong nangyari? Takang tanong ni Lady Anne ang makita ang kambal na sina Spirit Stone na nasa labas ang kanilang apartment. Ang ilan sa mga gamit nila sa bahay ay nakalabas na rin at ang dalawa ay maluha-luha na rin. Pinapaalis na po kami sa aming tirahan dahil wala po kami sapat na pera para makapagbayad ng renta. Paliwanag ni Stone na maluha-luha na. Sinusubukan po ni Papa na kausapin ngayon ng may-ari pero ayaw niya po talaga. Nagulat naman si Lady Anne ang dahil doon. Sakto naman na lumabas si Pyrus na bagsak ang balikat at kasunod naman noon ang landlord na inis ang itsura. Anong nangyari? Tanong niya kay Pyrus. Kailangan na naming lumipat sa lalong madaling panahon. Paliwanag nito sa bahinga ng malanim. May matutuluyan na ba kayo? Wala. Pero bahala na akong maghanap ng paraan. Sagot nito bago dinampot ang ilan sa mga gamit nila. Nahabag naman si Lady Anne sa mga ito lalo na sa kambal dahil mukhang ayaw na ayaw talaga nila na umalis sa tirahan nila. Mag-isa lang naman ako sa apartment ko. Pwede kayong tumuloy doon. Kahit kailan niyo gusto dahil tuwing gabi lang naman ako andito at kapag wala akong pasok, wala namang problema sa akin. Alok niya sa mga ito. Hindi, nakakahiya naman sa'yo kung dito kami titira ng mga anak ko. Naku, okay lang. Wala namang problema yun sa akin eh. Isipin mo na lang na daan ko to para magpasalamat sa tulong mo sa akin. At saka hindi ba nagpapanggap tayo na mag-asawa? Sa tingin ko'y mas kapanipaniwala kung dito na kayo titira ng anak mo sa bahay ko. Ayaw niya rin na mapalayo siya sa mga bata dahil naging malapit na nga ang mga ito sa kanya. Kung aalis na sila ay hindi niya sigurado kung magkikita pa sila.
Naisip ni Ren na kung malalaman ng tiyahin niya na umalis sa si Pyros at ang mga anak nito, ay pipilitin lamang siya nila na pakasalan yung matandang lalaki na yon. Mas maganda kung papayag ang mga ito na sa apartment niya na lang tumuloy habang wala pang sapat na pera. Malawak naman ang apartment niya at tama lang para sa isang pamilya. Papa, pumayag ka na po. Gusto ko rin po na dito na lang din kay Ate Lady ang tumira para may mama na rin po ko. Pangungumbinsin ang kambal sa kanilang ama. Nagkatingin na naman silang dalawa ni Pyros sa kalaunan ay pumayag din sa alok niya. Mula nang tumira sila sa isang apartment ay para na nga talaga silang tunay na mag-asawa at ang mga anak ni Pyros ay mas lalo pang naging malapit sa kanya. Hati sila ni Pyros sa pagbabayad ng renta at ang sobra sa kinikita nito ay binibili nila ng stock sa ref. Hindi sila nagkaroon ng problema mula nang tumira sila sa iisang lugar. At sa halip ay masaya pa sila na para na talaga silang isang tunay na pamilya. Pakiramdam pa nga ni Lady Anne ay nagkaroon siya ng panibagong purpose sa buhay niya dahil sa pagdating ng kambal sa buhay niya. Lagi na siyang excited umuwi dahil alam niya na pagdating niya sa kanyang apartment ay may dalawang makukulit na chikiting na naghihintay sa kanya. Pakiramdam niya ang buhay niya hindi na tulad ng dati na malungkot at lagi lang siya na mag-isa. Hindi na lang sa trabaho ang pag-ikot ng mundo niya. At masaya naman roon si Lady Anne. Masaya siya sa lahat ng pagbabago sa buhay niya dahil sa pagdating ng mag-ama. Ngunit tama rin naman ang sinabi ng iba. Hindi naman talaga sa lahat ng oras ay laging masaya. Dumating sa punto na natanggal si Pyros sa trabaho at sumasideline na lamang ito kung saan saan. Minsan ay swerte na ito kung may kitain ito na 1,000 sa isang linggo para makatulong sa lahat ng mga gastusin. Ramdam naman ni Lady Anne na sobrang hiyang-hiya na sa kanya si Pyros pero para kay Lady Anne ay okay lang yun sa kanya. Alam niya naman kasi na minsan talaga sa buhay ay dumarating ang kamalasan. Sumasahod naman siya ng sapat sa pinagtatrabahuhan niya at ayos lang yun. Alam niya rin naman kasi na gumagawa talaga ng paraan si Pyros sa halip ay humahanga pa nga siya rito dahil sa kasipagan nito. Pasensya na kung hanggang ngayon ay wala pa rin akong mahanap na trabaho. Para mas makatulong ako sa iyo sa mga gastusin. Nahihiyang sabi ni Pyros. Ngumiti naman si Lady Anne kay Pyros. Naku, ano ka ba? Huwag mo masyadong isipin yon. Ang mahalaga ay nakakakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw. Ayaan mo. Pag may mahanap ako na maayos sa trabaho ay babawi ako sa lahat ng mga tulong at kabaitan mo sa aming mag-ama. Naku, huwag mo munang isipin yan. Kung tutuusin nga, hindi mo naman kailangan na bayaran ng lahat ng nagawa ko. Gusto ko lang naman na tulungan kayo. At masaya na ako makitang masaya ang mga bata. Sabi pa ni Lady Anne. Ayaan mo. Alam ko na darating ang araw at makakahanap ka rin ng permanenteng trabaho. Sa ngayon ay tiis-tiis lang muna tayo. Pasasaan pa ba't meron ding patutunguhan ang lahat ng mga sakripisyo at pagsisikap natin? Nanlaki naman ang mga mata ni Lady Anne sa gulat ng bigla siyang yakapin ni Pyros. Mahigpit ang yakap nito sa kanya at ramdam na ramdam ni Lady Anne ang init ng katawan nito. Napangiti siya kalaunan at niyakap din itong pabalik. Maraming salamat sa lahat, Lady Anne. Hinayaan niya lang na yakapin siya nito at hinayaan niya rin ang kanyang sarili na matunaw sa init ng yakap nito. Mabilis ang tibok ng kanyang puso na siguro nga'y ramdam din ni Pyros dahil malapit na sila sa isa't isa. Pakiramdam ni Lady Anne ang mga sandaling yon ay sobrang komportable niya. Para bang ginawa siya para lamang sa mga bisig nito. Ang hindi naman alam ng dalawa ay nakasilip sa kanilang kambal na sina Sphere at Stone na pareho nakatakip ang mga kamay sa kanilang bibig at pigil ang paghagikit. Sa loob ng isang malawak na opisina na ang kagamitan ay mga mamahalin, may mga paintings na gawa ng mga sikat na pintor. Nakaupo ang isang lalaki sa kulay itim na swivel chair at sa harap nito ay isang lalaki. Ang lalaki na nakaupo sa swivel chair ay walang iba kundi si Zyrowee Pyros Morris, ang nag-iisang anak ng may-ari ng Russo. Isang napakasikat na brand ng mga luxury and sports car, relo, at iba pa na siyang pinakamalaki sa mga marketplace. Hindi mo pa rin ba sasabihin sa asawa mo kung sino ka talaga, Pyros? Tanong ni Durrell kay Pyros.
Si Daryl Formosas naman ay ang pinsan ni Pyrus na siyang katuwang din ni Pyrus sa pamamahala sa kumpanya. Huminga ng malalim si Pyrus. Hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Napapailing na lang si Daryl. Alam mo na hindi habang buhay matatago mo sa kanya kung sino ka talaga, hindi ba? Alam ko naman yun. Hindi naman habang buhay na itatago ko sa kanya ang tunay na pagkatao ko. Naghahanap pa ako ng tamang pagkakataon na ipagtapat sa kanya ang totoo. You can just simply tell her that you're the son of the richest man in the world, which automatically makes you the wealthiest person on the planet. Ano bang mahirap na sabihin doon? Pag-irap pa ni Daryl sa kanya na pinapoprostate na sa ginagawa ng pinsan. Sabihin mo na kasi sa kanya ang totoo nang tumagal-tagal ka naman dito sa kumpanya. Pagod na akong magtrabaho, lagi ka nalang wala, daig mo pa si Dora sa pagiging gala mo eh. Eh alam mo naman kung anong dahilan ko at ginagawa ko to, diba? At saka, hindi pa naman kami magkasintahan. We're just pretending. Ang dahilan ni Pyrus kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito ay dahil sa gusto niya na makahanap ng babaeng pakakasalan at siyang nagmamahal sa kanya ng totoo. Hindi lang dahil sa pera niya. Pyrus had not only been engaged once, but 3 times. His parents took the initiative to arrange these engagements as they wished for him to start his own family and find a woman who would also be a mother of his twin. Ngunit ang lahat ng mga naging fiancé niya ay pera lamang ang habol sa kanya. At never natrenato ng tama ang mga anak niya. It frustrates Pyrus. Ayaw niya makasal siya sa isang tao na pera lamang ang habol sa kanya. At ayaw niya rin ang tinatrato ng hindi tama ang mga anak niya. Kung kaya naman nagpasya siya nun magpanggap na isang hikahos na single father na siyang ginagawa ng lahat para buhayin ang mga anak para masubo kung sino nga ba ang tunay ng mga nagpapanggap lamang. At dahil sa gusto rin ng mga anak niya na makahanap ng ina, ay tinulungan siya ng mga ito na magpanggap. Sinusubukan ni Pyrus kung may isa bang tao na kayang tumanggap sa kanya kahit na mahirap lang siya at sapat lang lagi ang kita niya. Isang tao na mamahalin siya at mananatili sa tabi niya sa hirap man o ginawa. Iyon ang dahilan ni Pyrus sa lahat ng ito. Mas lalong na-frustrate si Daryl sabay na hampas ang mesa. Bruh! Obvious naman na mahal yung isa't isa eh. You and Lady Anne act like a freaking real married couple. Kung nagawa kanyang mahalin kahit pang alam niya ay mahirap ka lang, I'm sure hindi siya tulad ng ibang mga babae na naging fiancé mo noon. At saka kita mo naman diba kung gaano niya kamahal ang mga anak mo? Halos lahat ng meron siya ibibigay niya sa kanila. Sariling anak na nga ang trato niya sa mga anak mo eh. Kung sasabihin mo sa kanyang totoo, hindi na siya mahihirapan at mabibigyan mo siya ng maayos na buhay. I know, but, brah, just simply be honest with her and propose to make her your true wife. Take her as your partner. Bring her into your mansion. Treat her like royalty. Shower her with love and provide her with everything she could desire in this world. Solve nang lahat ng mga iniisip mo at hindi mo na rin magiging problema ang gusto ng magulang mo na ikasal ka na naman dun kay Sweet Apple ba yun? Sa totoo lang ay naisip na rin naman ni Pyrus na sabihin ang totoo kay Lady Anne at katulad ng sinabi ng pinsan niya ay gusto niya rin itong gawin na tunay niyang asawa. Hindi na rin naman itatanggi pa ni Pyrus ang totoo na umiibig nga siya kay Lady Anne. Alam ni Pyrus sa sarili na ang dalaga na nga ang matagal niyang hinahanap. Ito na ang sagot sa lahat ng dasal niya. Alam ni Pyrus na si Lady Anne na rin ang pupuno sa kulang sa buhay niya. Sadyang natatangi lang talaga ito sa lahat ng babae na pumasok at umalis sa buhay niya. She's the dream come true. Sphere? Stone? Pyrus? Kakapasok lang ni Lady Anne sa loob ng apartment niya at masayang-masaya niyang tinatawag ang mag-ama. Sobrang excited niya na sabihin sa mga ito ang magandang balita. Nang marinig na mag-ama ang masaya niyang pagtawag, ay agad silang lumabas. Oh, bakit? Anong problema? Nag-aalala na tanong naman sa kanya ni Pyrus na labis ang pagmamadali. Para lang maharap siya ay hindi na nagawa na makasuot ng damit pang taas. May maganda akong balita sa inyo! Sa sobrang saya niya ay abot hanggang tenga ng mga ngiti niya.
Ano po yun? Tanong ni Sphere. Natanggap ako sa pinag-applyan ko. Natanggap ako sa mas mataas ang sahod. Tuwang-tuwa na siya at saka patakbo siyang lumapit sa mag-aama at sa labis na saya ay niyakap niya mga ito. Sobrang masaya rin para sa kanya ang kambal na napatalon-talon pa. Congratulations po, Ate Lady Anne! Sabay na bati sa kanya ng kambal. Thank you! Sabi niya at niyakap niya ang dalawa. Congratulations, Lady Anne! Napaangat ang ulo ni Lady Anne kay Pyro sa magsalita ito. Nakangiti ito at yun ang unang beses na nakita niya ito nang umiti ng ganon. Sobrang genuine at halata na masaya ito para sa kanya. Ang malalim nitong mga mata na dati ay laging walang emosyon ay parabang kumikinang na ngayon habang nakatingin sa kanya. Salamat, Pyros. Nahihiya niya na sinabi at nanlaki ang kanyang mga mata at lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang yakapin ulit siya ni Pyros. Iyong yakap na sobrang init at higpit na parabang ayaw na siyang pakawalan. Yumakap din sa kanila ang kambal. Sobrang sarap sa pakiramdam na sa ganitong pagkakataon ay may nasasabihan siya ng magandang balita. May nakikisaya kasama siya at hindi lang siya mag-isa na sineselebrate ang lahat ng ito. Masaya talaga siya na dumating ang mag-ama sa buhay niya. Nangako si Lady Anne sa mga bata na ngayon na natanggap na siya sa trabaho na may mas mataas na sahod ay ibibili niya to ng mga gusto nila. Napaka-supportive sa kanya ng tatlo at maligaya si Lady Anne sa suporta ng mga ito sa kanya. Para bang mas lalo siyang nagkaroon ng motivation na magtrabaho at mas galingan pa. Ngunit hindi rin naging madali para kay Lady Anne ang unang linggo niya sa trabaho. Bukod sa nahihirapan siya sa pag-adjust at hindi rin magandang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Iniisip kasi nila na unfair daw na natanggap siya sa trabaho na yon dahil sa wala naman siyang natapos sa kolehiyo. Para raw may favoritism na nangyayari dahil ang isang katulad niya ay imposible naman na matanggap sa ganong trabaho. Ganun pa man ay hindi niya nalang pinansin ang panliliit ng mga ito sa kanya. Sa isip kasi ni Lady Anne, kung magpapa-apekto siya sa mga sinasabit panghuhusga nila sa kanya, ay siya lang din itong mahihirapan. At baka pag nagtagal na siya sa trabaho at may makaklose siyang maging mabait na rin sila sa kanya, kailangan niya lang gawin ay galingan sa trabaho at kunin ang loob nila. I provided you with the ample time to prepare for this meeting, so there shouldn't be any excuses. Tapos ganyan lang ang ideya na ipresent niyo sa harapan ko? Even the new hires have the capability to generate such concepts. Ganyan na lamang ba kaya niyong gawin? This is such a waste of my time. Mahihimigan ang galit ng boses ng kanilang boss matapos hindi magustuhan ang presentation ng mga nakatalaga na mag-present kay meeting. Pasensya na po, sir. Malumanay na sabi ni Zaira. Isa ito sa mga humusga at nang maliit sa kanya ngunit ngayon ay parabang isa itong tuta. Takot na takot ang itsura at malumanay magsalita. I had high expectations from you and your team, Ms. Fuentes. But you have only disappointed me. Disappointed na sabi ni Mr. Lazarus. Napayuho na lang si Zaira at ang team nito. Does anyone else have a suggestion for the design? Even a newcomer are encouraged to present. Don't let my efforts to attend this meeting go to waste. Ang lahat ng tao na nasa conference room ay napayuko sa takot na makipag-eye to eye kay Mr. Lazarus. Si Lady Anne naman ay pinagsalikop ang kamay sa kanyang lap. May ideas and design siya. Alam niya na rin kung ano ang dapat niyang sasabihin dahil nag-practice siya kagabi kasama si Pyros. Kinabisado niya kung ano mga dapat niyang malaman at inalam ang strengths at weaknesses ng suggested design niya. Natatakot lang siya. Bago lamang siya sa trabaho na ito at ito pa lamang ang kauna-una ang beses na umaten siya sa pagpupulong. Nangangamba siya sa kung ano ang maaaring mangyari. Wala na ba? So this meeting is a waste of time, huh? Galit ang boses ni Mr. Lazarus at akmang tatayo na ito nang biglang tumayo din si Lady Anne. May I have a moment to share my suggestion, sir? Tiningnan siya ni Mr. Lazarus na mabuti. Kapag kuwan ay kumalma at muling naupo. Hindi naman naibigan ni Zaira at ng team nito ang ginawa niya kaya naman agad na lumapit si Zaira kay Mr. Lazarus at may kung anong binulong.
napalunok na lang si Lady Anne dahil sa itsura pa lang ni Mr. Lazarus, ay alam niya na napaninira na sa kanya ang sinabi ni Zaira dito. Ganun pa man ay nanatili siyang nakatingin kay Mr. Lazarus, nagaantay na pumayag ito sa kanya. Go on, share your ideas with us. Ngumiti at tumango na lang sa Lady Anne bago siya pumunta sa harapan. Hindi niya pinapansin ang masamang tingin sa kanya ni Zaira at ng team nito. Ay nasa isip niya na lang ng mga sandaling yon ay kailangan niyang galingan sa pag-present niya para hindi ma-disappoint sa kanya ang boss niya. Bilang baguhan pa lamang sa trabaho niya ito ay isa sa pinakamalaking himala na siya ay nabigyan ng pagkakataon para i-present ang design niya sa harap. Ang lahat kasi ng mga tao sa loob ng conference room ay namamangha nang marinig kung anong plano niya. Kabago-bago niya pa lang sa trabaho na ito, pero napahanga niya ng mga ito at ang boss. Hindi siya nakapagtapos ng college at second year lang ang natapos niya. Pero sa presentation niya, the confidence with which she conducted herself and articulated her ideas gave the impression that she possessed more experience than anyone else in the room, leaving everyone in awe. Ang iba ay napatanong pa sa kanilang mga sarili, kung talaga bang janitress lang siya noon bago siya natanggap sa posisyon na to. Nang dahil doon ay naging instant celebrity si Lady Anne sa kumpanya nila, dahil sa kanyang angking talento. Hindi naman natutuwa si Zaira dahil sa malalamangan na ito ng isang kabago-bago pa lamang sa trabaho. Hindi ba nakakamangha ang bago nating empleyado? Napakagaling niya kanina kaya sigurado ako na siyang magiging bagong paborito ni Sir Lazarus. Sabi ng isang empleyado na babae, sa kausap at ang lahat ng iyon ay naririnig ni Lady Anne at ni Zaira na mas lalong hindi naman natuwa. At hindi nga naman nagkamali ang sinabi ng babae. Dahil tila na kay Lady Anne nga ang mata ni Mr. Lazarus at gustong gusto nito ang mga ideas niya. Sa tingin nga ng ibang empleyado na mga matagal na sa kumpanya ay mas uunahan pa sila ni Lady Anne na ma-promote. At syempre, hindi sila natuwa dahil doon. Hindi siya nasisiyahan na nalalamangan sila ng isang janitress lang noon at hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Kung kaya ay ginagawa nilang lahat para lang ma-discourage si Lady Anne. Ito ang laging hot topic sa office. Minamata nilang dalaga at hinuhusgahan kahit pa wala naman itong maling ginagawa sa kanila. Seems like marami kang alam tungkol sa mga wines, Miss Lady Anne. Wika ni Mr. Lazarus. Natanong kasi nito kung paano siya nakapag-isip ng ganoong idea at nabanggit ni Lady Anne ang mga kaalaman niya tungkol sa mga inumin. Opo. Mahilig po kasi kami ng asawa ko sa mga wines at may mga collection din po kami. Pagsisinungaling ni Lady Anne dahil ayaw niya sabihin ng totoo na kaya marami siyang alam tungkol sa mga inumin ay dahil minsan siya nagtrabaho sa isang bar bilang isang server para matustusan ang pag-aaral niya noon. Wow, really? Manghang sabi naman ni Mr. Lazarus. Kung ganun ay maaari ko bang makita ang mga collections ninyo? Natigilan naman si Lady Anne sa tanong nito at hindi niya agad nagawang makasagot. Dahil paano niya naman sasabihin na hindi naman totoo ang sabi niyang may wine collection sila sa kanilang bahay? Kung bakit ba naman kasi sa dami ng palusot niya na maaari niyang maisip kanina ay yung palusot pa yun talaga? What's wrong, Miss Lady Anne? Tanong ni Mr. Lazarus nang mapuna ang reaksyon niya. Wala naman po, sir. Pero sigurado po ba kayo na gusto niyong makita ang mga wine collections namin? Tanong niya. Umaasa na nagbibiro lamang ang boss niya. Absolutely. I also love wines and I collect them too. I would be delighted to see your collection. May problema ba ron? No. Wala pong problema yun, sir. Maagap niyang sagot. Ngumisi naman sa kanya si Zaira at sa nunuya na tono ay nagsalita. O baka naman nagsisinungaling ka lang, Miss Lady Anne. Baka naman ay wala ka talagang wine collections at sinasabi mo lang yun para ma-amaze sa'yo si Sir. Mabait siyang ngumiti sa mga ito. Ang iniisip ko maliit lang ang apartment naming mag-asawa at makulit ang mga anak namin kaya baka hindi maging komportable din si Sir. Oh, I'm sure I'll be fine there. Sagot naman ni Mr. Lazarus. Pumayag naman si Lady Anne na bisitahin nila ang apartment nila para makita ang mga wine collections niya na hindi naman totoo.
Maya-maya pagkatapos na agad ng meeting, ang gusto ni Mr. Lazarus na pumunta sila sa apartment niya. Kaya hindi siya makapag-isip ng solusyon. Nagpapanik siya at hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ganon pa man ay hindi niya pinapahalata sa mga tao roon na nangangamba siya. Sa restroom ay tinawagan niya si Chloe na siyang nagbabantay ngayon sa kambal at tinanong kung naroon ba si Pyrus at hihingi sana siya ng tulong ngunit hindi pa raw ito nakaka-uwi. Nakiusap na lamang si Lady Anne sa kambal at kay Chloe na kung maaari ay huwag nilang pagbubuksan ang pinto mamaya pagdating nila at may malaki siyang problema. Magkunwari na lamang siya na nasira ang doorknob at wala siyang dala na extra na susi. Sinabi niya rin naman kung anong dahilan niya sa mga ito at mabuti na lang ay naiintindihan naman nila. Matapos ngang meeting ni Mr. Lazarus ay nagtungo na sila sa kanilang apartment. Habang palapit sila ng palapit ay mas lalo nang kinakabahan si Lady Anne. Sana lang talaga ay maging maayos ang lahat mamaya. Ilang taon na pala ang asawa mo? Tanong ni Mr. Lazarus habang umaakyat sila ng hagdan. Kasama nila ngayon ang sekretary at assistant ni Mr. Lazarus. Kasama rin nila si Zyra at isa pang lalaki mula sa team Zyra. Siya'y... Sandaling napaisip si Lady Anne. Hindi niya pa kasi alam kung ano nga bang edad ni Paris dahil hindi niya iyon natatanong. 30 lang po siya, sir. And you're only 28, right? Opo, sir. Ilang taon ang anak ninyo? 7 pa lang po sila, sir. Kambal po sila. Wow, they're still young. Komento nito. Ayos lang ba sa asawa mo nagtatrabaho ka na at napakabata pa ng anak ninyong dalawa? Ngumiti siya sabay tumango. Oo naman po, sir. Understanding naman po ang asawa ko tsaka kailangan ko rin po talaga na magtrabaho dahil hindi na rin po sapat ang kinikita niya. Ano ba trabaho ng asawa mo, iha? Isa po siyang construction worker, pero masipag po ang asawa ko. May pagyayabang sa tono ng boses ni Lady Anne. Nagsalita naman ang lalaki mula sa Team Zyra. Hindi niya alam kung anong pangalan nito, ngunit nagustuhan ni Lady Anne kung ano ang sinabi at tono ng boses nito. Sa ganda mong yan, isang construction worker lang ang naging asawa mo? Nagsalita naman si Mr. Lazarus na hindi rin nagustuhan ang sinabi ng lalaki. Wala namang masama sa trabaho ng pagiging isang construction worker, Mr. Villanueva. Isang construction worker lamang din noon ang lolo ko. Ngunit napagtapos niya ako sa pag-aaral at ang mga anak niya na siyang nakapagpunda ng mga ari-arian at nakapagpatayo ng business. Hanggang sa lumaki na at ngayon ay isa na sa pinakamalaking kumpanya sa Asia. Napayuko naman si Mr. Villanueva dahil sa pagkapahiya. I'm sorry, sir. Ilang sandali pa ay narating na nila ang apartment niya at kitang-kita ni Lady Anne sa mga mata ni Zyra ang panalait. Dito na bang tinitirhan niyo? Tanong ni Mr. Lazarus. Opo, sir. Sandali lang po tatawagin ko po mga bata para pagbuksan nila tayo ng pinto. Lumapit si Lady Anne sa pinto at sinubukan buksan ang nakalock na pinto. Nagkunwari pa siya na sinusubukan niya talaga yung buksan at kumatok pa siya sa pinto. Naku, nakalock po yata ang pinto, sabi niya dito. Nasa kapatid po ng asawa kong susi eh. Marahil ay nakalimutan niya ng isa rin yung pinto ng apartment nung kinuha niya mga anak ko. Makakahinga na sana na maluwag si Lady Anne dahil effective ang plano niya na magkunwari. Pero ang ngiti niya ay biglang nalaglag nang biglang bumukas sa tumambad sa kanilang kambal na sobrang bihis na bihis at malawak pang ngiti. Mommy! Masaya pa nabati sa kanya ng kambal sabay umakap sa kanya. Buti po, Mommy, at maaga ka po nakauwi ngayon. Mga anak, nandito pala kayo. Kinakabahan na sabi ni Lady Anne. Ang tita Chloe niyo, nasan siya? Ay, umalis po siya saglit, Mommy. Sagot ni Sphere tsaka hinarap si Mr. Lazarus at kasama nila nagulat na gulat ang itsura habang nakatitig sa kanila. Sino po sila, Mommy? Mga anak siya si Mr. Lazarus, siyang boss ni Mommy. Boss ko rin ang mga kasama niya. Pagpapakilala niya sa mga ito. Sir, ito nga po palang mga anak ko, si Aphelion Stone at si Sphere Sandria. Wow, ang cute naman ng mga anak mo, saad pa ni Mr. Lazarus. Ngumiti naman si Lady Anne at saka sumagot.
Ah, salamat po. Pumasok na po tayo sa loob at mainit po dito. Pumasok na ang mga ito sa loob ng kanilang apartment at maging si Lady Anne ay namangha na sa nakita. Napakalinis ng buong apartment nila. At tulad yan ang sinabi ni Lady Anne kanina kay Mr. Lazarus, marami ang mga iba't ibang koleksyon ng mga mamahaling wines. Maging si Lady Anne ay natulala sa mga nakikita niya ngayon. Siya nga po pala, narito pong mga wine collections ko. Sabi ni Lady Anne na makabawi siya sa gulat. Namangha na tinignan naman ni Mr. Lazarus ang mga assistants nito, ang mga wines habang si Lady Anne naman ay pilit ang ngiti sa labi. Nagtatanong ang mga mata na tinignan niya rin ang kambal na nag-thumbs up pa lamang sa kanila. Mahinawakan si Mr. Lazarus na isang wine. Wow! This wine is incredibly expensive. I believe it's worth more than 7 billion. Hindi ko lubos akalain na may ganito ka pala kamahal na wine sa mga collections mo, Miss Lady Anne. Halos malaglag naman ang panga niya sa nalaman na halaga ng wine na yon. Po? Opo, pinakaingat-ingatan ko po yan. Sa isip ni Lady Anne, paanong nagkaroon siya ng ganong kamahal na wine sa bahay niya gayong ni isang wine nga noon ay wala sila. Napatango si Mr. Lazarus bago ibinalik ang wine kung saan ito nakuha at mas lalo pa itong namangha nang may mamataan na isang wine na nasa loob ng maliit na cabinet na ang pinto ay gawa sa glass. You have the El Guido Wine Limited? Ang wine na to ang pinakamatagal ko nang inaasam na makuha pero natalo ako nun sa bidding kaya hindi ko nakuha. Kung ganun, ikaw palang nagbid ng malaking halaga nun para sa wine na to. Napatitig na lang ng ilang sandali doon si Lady Anne. Kapag kuan ay kinuha niya ang wine mula sa cabinet at inabot kay Mr. Lazarus na sobrang manghamangha. Regalo po yan sa akin ng aking asawa. Sobrang nagustuhan ko po yan kaya idinagdag namin sa collections. Mula noon ay nag-start na rin po siya na mag-collect ng mga vintage wines. Pagsisinungaling pa ni Lady Anne pero ang totoo ay wala siyang kahit katiting na ideya kung anong klase ng wine ang hawak nito ngayon. Dahil hindi pa naman siya nakakakita ng ganong klase nung nagtrabaho pa siya sa bar. Ang totoo, lahat ng wine sa narito ay wala siyang ideya kung anong klase. Tumingin sa kanya si Mr. Lazarus na may halong pagtataka. Sigurado ka ba na isang construction worker lang ang iyong asawa? Opo, sir. Sagot niya, ngunit ngayon ay nagdududa na rin siya. Bakit ang pakiramdam niya ay nagkakamali siya sa pagkakakilala kay Pyrus? Para sa isang construction worker? Tila napaka-imposible naman para sa kanya na makuha ang El Guido Wine Limited dahil ang halaga ng wine na to ay mahigit sa 15 million. Kung hindi mo alam, ay limited lamang ang wine na ito. At lima lang ang wine na ginawa ng El Guido noon. Kung kaya naman limang tao lang nagmamay-ari ng wine na ito at lahat sila ay sobrang yayaman. Kung isang asawa mo sa mga nagmamay-ari ng ganitong wine, ay ibig lamang sabihin noon ay hindi lamang siya isang construction worker. Hindi naman nakaimik si Lady Anne sa sinabi nito. Hindi niya alam kung ano ba dapat niyang sabihin ng mga sandaling yon at iniisip pa ni Lady Anne na baka mali lamang siya narinig o hindi ito tunay na nangyari dahil sa sobrang laki ng halaga ng wine na yon ay napaka-imposible na mapunta sa apartment niya. Maling nagsalita si Mr. Lazarus. Ang halaga ng cabinet na pinaglalagyan ng iyong mga wine collection ay higit pa sa lahat ng sasahurin mo sa loob ng 3 taon mo na pagtatrabaho sa amin. Kapag kuha na hinarap siya nito at napakaseryoso na boses na nagsalita. Lady Anne, naiintindihan ko na gusto niyo lamang ng asawa mo na maging humble. Pero hindi niyo kailangan na magsinungaling sa amin tungkol sa tunay na estado niyo sa buhay. Hindi ka naman namin tatanggalin sa trabaho mo kung ipagtatapat mo sa amin kung anong totoo. Mommy, andito na po si Daddy! Hindi nila napansin na umalis pala saglit si Stone para sunduin ang ama sa pinto. At nang marinig nila ang sinabi nito, lahat sila ay napalingon. Natigilan si Lady Anne na makita si Pyrus. Hindi tulad na madalas nito na suot pagkagaling sa trabaho na marungis, ay napaka-formal ang suot nito ngayon. White long sleeves na nakalukot hanggang sa siko nito at black slacks.
May suot din itong relo na sigurado siya na sobrang mamahalin at sa kabilang kamay naman ay may hawak itong cellphone. Isang mamahaling phone. Mr. Pyrus Morris? Sabi ni Mr. Lazarus na makabawi sa pagkagulat. Mr. Lazarus, I'm glad to see you here. Ngumiti ng bahagya si Pyrus kay Mr. Lazarus bago ito lumapit sa tabi niya. Natulala na lang si Lady Anne lalo na nung humalik sa noon niya si Pyrus. I got a call from my assistant informing me that you will be visiting our home kaya agad ako nagmadali pa uwi para maabutin ko kayo dito. My wife here mentioned that you're her boss. Nakipagkamay pa si Pyrus sa mga ito at si Lady Anne naman ay takang-taka kung bakit kakilala ni Pyrus si Mr. Lazarus at kung bakit ganoon na lamang ang pagkatulala ng mga ito kasama ni Mr. Lazarus kay Pyrus na para bang maging sila ay kilala rin ito. Napakarami niyang tanong sa kanyang isipan at wala pang makasagot nun. Eh, hindi namin lubos akalain na ikaw palang asawa ng bago naming empleyado, Mr. Morris. Kaya ba bigla ka nalang naglaho para mamuhay ng payak kasamang mag-ina mo? Pyrus chuckled. I didn't actually disappear. Ako pa rin ang namamahala sa kumpanya. It's just that I prefer na ang mga assistant ko na lang dumalo sa mga meetings ko so I can spend more time with my family. Ang tagal mong hindi nagpakita. Wala man lang nakakaalam kung nasan ka't ang mga anak mo. Sabi ni Mr. Lazarus. Gusto lang namin na subukan na mamuhay ng payak and so far we're enjoying it. Pero hindi ko naman tinatalikuran ang lahat ng mga responsibilidad ko sa kumpanya. Paliwanag pa ni Pyrus. Why are you, the son of the wealthiest family, still allowing your wife to work with us? With all your wealth, you could easily buy my company if you want to. Nilagay ni Pyrus ang kamay sa bewang niya at saka sumagot. Mas gusto ng aking asawa na magtrabaho, so I am supporting her. Sino ba naman ako para hadlangan siya sa mga nais niyang gawin, hindi po ba? She's my wife, and I am her husband. It's my responsibility to support her in all that she wants to do. Nang dahil sa pagdating ni Pyrus ay mas nagtagal pa sa apartment na lang ang boss niya. Kaya hindi na makapagtanong si Lady Anne. Kaharap din siya ng mga ito habang nag-uusap. Mr. Lazarus was deeply honored to meet and converse with Pyrus. While his assistants, lalo na si Zyra, ay bakas ang lapis sa pagkapahiya sa nalaman na siya pala ang asawa ng pinakamayamang tao. Nang sa wakas ay umalis na si Mr. Lazarus at sila na lang naiwan ay hinarap niya si Pyrus para hingin ang paliwanag nito. Kung ganun, ikaw si Pyrus Morris at hindi ka lang isang construction worker dahil ikaw ang anak ng pinakamayaman na business tycoon? Well, yes. Mariin siyang napalunaw. Aaminin ni Lady Anne na nasaktan siya dahil sa ginawa nito na maglihim sa kanya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit nagawa mong ilihim sa akin ang totoo? Bakit pinaniwala mo pa ako sa kasinungalingan mo? Ang pakiramdam ngayon ni Lady Anne ay ibang tao ang kasama niya sa iisang bubong. Pakiramdam niya ay niloko siya at hindi niya matanggap. Nasasaktan siya sa mga nalaman. I'm sorry. Lady Anne laughed sarcastically. I'm sorry? Yan ang masasabihin mo? Hinawakan ito ang kamay niya. I'm sorry for lying. Patawarin mo ako kung nagawa ko man na ilihim sa iyo ang totoo kong pagkatao. Balak ko naman talaga na ipagtapat sa iyo ang totoo. Sadyang hindi lamang ako makahanap ng magandang pagkakataon. Ipinaliwanag sa kanya ni Pyrus ang lahat-lahat ng mga dahilan nito. Ngunit nananatili siyang galit. Pakiramdam ni Lady Anne ay pinagtaksilan siya at hindi niya agad magawa na patawarin ito. Ganon pa man, ay hindi naman sumuko si Pyrus hanggang sa makuha na nito ang kapatawaran niya. Maging ang mga anak nito ay sinuyo siya. Hindi rin umabot ng isang linggo ang inis niya sa kanila dahil hindi niya rin naman matiis ang kambal at naiintindihan niya rin kung anong dahilan ni Pyrus at nagawa nito iyon. I was searching for the perfect woman to marry and be the mother of my children. I've been yearning to meet her. Marami ng mga babaeng dumaan sa buhay ko pero
hindi ko nakita ang babaeng nais ko sa kanila. So I pretended to be the Pyrus he initially knew. Gusto ko na mapatunayan kung kaya ba akong mahalin ng babaeng yun, kahit na wala akong pera, para iparamdam sa kanya ang buhay prinsesa. I wanted to test if she could commit to spending the rest of our lives together, even though I earn a small amount of money. At sa oras na mapatunayan ko yun, ay sasabihin ko rin naman agad sa kanya ang totoo. At matapos ang mahabang panahon na paghahanap, sa wakas ay natagpuan na kita. Pinisil ni Pyrus ang kamay niya na hawak nito. Hindi-hindi na kita pakakawalan pa. Kitagal kitang hinanap. Kitagal kong hiniling na matagpuan na kita. At ngayon na nasa harapan na kita, hindi ko nahahayaan na mawala ka sa akin. So, Lady Anne, will you be my fiancé and soon to be my real wife? Will you marry me? Patuloy sa pagbuhos ang luha ng mga mata ni Lady Anne habang nakatingin siya kay Pyrus na nakaluhod sa harap niya at may hawak na singsing. Mabilis ang mga pangyayari at si Pyrus na mismo ang nagsabi na gusto na kaagad siya nitong pakasalan. Una pa lang ay alam na ni Lady Anne kung ano ang sagot niya. Kahit hindi niya pa alam kung anong tunay na pagkatao ni Pyrus, alam niya na ito na rin ang gusto niya na makasama habang buhay. Mahal na mahal at tanggap na tanggap niya ito. Sunod-sunod naman na tumango siya bago lumuhod at niyakap ng sobrang higpit si Pyrus. Habang paulit-ulit niya namang sinasabi ang mga katagang, "Oo, pakakasalan kita," sa pagitan ng mga hikbi niya. Isinuot na ni Pyrus ang makinang nasingsing sa daliri niya at hinalikan iyon. Bago inabot ng isa nitong kamay ang mukha niya at masuyo rin na hinaplos. "Mahal na mahal kita, Lady Anne. Mahal na mahal kita. Salamat at dumating ka sa buhay namin. Ikaw ang sagot sa lahat ng mga panalangin ko. Mahal na mahal din kita, Pyrus. Mahal kita. Kahit noong hindi ko pa alam kung sino ka talaga. Mahal kita at tanggap kita kahit maging sino ka man." Matamis na umidi naman si Pyrus bago inangkin ang kanyang mga labi sa isang mainit at masuyong halik. Sa halik na yan nila ibinuhos ang lahat ng kanilang mga nararamdaman. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay niyakap siya ni Pyrus ng sobrang higpit na para bang ayaw siya nitong pakawalan. Nung araw ding yon ay walang mapagsigla ng tuwa ang nararamdaman ni Lady Anne. Dahil ang lahat din ng mga dasal niya ay nasagot na at ngayon ay hindi na siya muling mag-isa sa buhay. Sobrang masaya rin ang kambal ng malaman na sila'y ikakasal na at naiyak pa nga sila sa labi sa tuwa dahil sa wakas ay matatawag na rin daw siya ng mga ito na mommy. Iyon daw kasi ang matagal na nilang inaasam. Ibinunyag din ni Pyrus ang dahilan kung bakit hindi na siya ginugulo ng tiyahin niya. Matapos ang araw na sinundan siya ng asawa ng kanyang tiyahin, ay pinagbantaan na ni Pyrus ang mga ito na kung lalapit pa ang mga ito sa kanya, ay ipapakulong ni Pyrus ang mga ito. Binayaran din daw ni Pyrus ang utang ng mga ito sa kasunduan na iyon. Kahit na mas pinili ng tiyahin niya ang pera kaysa sa kanya na pamangkin nito, ay masaya pa rin si Lady Anne dahil sa wala na ang utang ang mga ito at hindi na rin siya magugulo ng mga ito. Ngayon, ang kailangan niya na lang na gawin ay mag-focus sa kanyang pamilya. "Kinakabahan ako, Pyrus," pag-amin ni Lady Anne sa asawa habang naglalakad sila papasok sa loob ng Morris household. Andito sila ngayon sa Italy para formal siyang ipakilala ni Pyrus sa buong pamilya nito at i-anunsyo ang nalalapit nilang pagpapakasal. Mas naunang dumating ang kambal na sina Sphere at Stone dahil sinundo sila ng pinsan ni Pyrus na si Durrell at sila ay kahapon lamang dumating at sa isang hotel pa na pag-aari rin ng pamilya ni Pyrus sila tumuloy. Nasa Pilipinas pa lang sila ay kinakabahan na siya at mas lalo pang nadagdagan ang kabang nararamdaman niya ngayong nandito na sila. Makakaharap niya na ang mga magulang ni Pyrus. Pakiramdam ni Lady Anne ay para bang tatalo na ang puso niya mula sa dibdib niya dahil sa kaba. Paano kung hindi siya magustuhan ng pamilya ni Pyrus? Hindi na rin siguro nakakagulat kung hindi siya magustuhan ng pamilya nito. Sa layo ba naman ang agwat ng estado nila sa buhay? Bigla namang huminto si Pyrus sa harap niya. Marahil ay napunan nito ang pagkabalisa niya. Inabot ng kamay nito ang mukha niya at ikinulong sa mainit nitong palad. Pyrus also massaged her sensei
and her meeting eyebrows before carefully placing a kiss on her forehead. Don't worry too much, my love. My parents will love you. Pagpapakalma nito sa kanya. Besides, who wouldn't like you? You are so precious. So smile for me, okay? Tumango siya at pinilit na gumiti kahit pa ang tuhod niya ay nanginginig at nangihina na sa sobrang kaba. Pero kahit papaano ay nabawasan ang kaba niya dahil sa sinabi ni Pyrus. Nang sandaling makapasok sila sa Morris household, nakita nila kaagad ang magulang ni Pyrus na nakaupo sa sofa at katabi ang dalawang apo. Masaya sila na nag-uusap. Pyrus' parents both dressed elegantly. They looked so expensive. Para silang mula sa kabilang mundo. Fairy tale? Napakaganda ng ina ni Pyrus para lang itong dalaga. She looked so elegant. Ang ama naman nito ay kamukhang kamukha ni Pyrus at bata pa kung tingnan. Nang makita sila ng kambalay, malakas sila na tinawag ng mga ito. Tumayo at tumakbo palapit sa kanila. Habang nang tumingin naman ang magulang ni Pyrus sa kanila, halos hindi na huminga si Lady Anne sa sobrang kabatakot. Parang hihimatay na siya. Mahigpit silang niyakap ng kanilang mga anak at naglambing sa kanila dahil miss na raw sila ng mga ito. Is that Lady Anne? My daughter-in-law? Ang masayang tanong ng ina ni Pyrus at patakbo na lumapit sa kanila. Hindi naman alintana ang mataas na takong ng suot nitong heels. Nang makalapit ito sa harapan nila, mas lalong nanlaki ang mga mata ni Lady Anne ang mahigpit siya nitong yakapin. Binitawan naman muna ni Pyrus ang kanyang kamay na humawak dito kanina. Oh my God, you're my son's fiancé? Wika ng ina ni Pyrus. I can't believe it's you. I'm very happy to meet you. Kumalas ito sa yakap at tinitigan ang mukha niya. Hindi naman magawa makapag-react kaagad ni Lady Anne. Magalang na yumuko naman siya sa harapan nito. Hello po. I am pleased to finally meet you po. Narinig ni Lady Anne ang mahinang tawa ni Pyrus. Mom, my fiancé is beautiful, right? Yes, really. Like a goddess. Pyrus' mom cupped her face again. I can't believe this. You're like an angel. You're gorgeous. Uminit naman lalong pisngi ni Lady Anne dahil sa sinabi nito. Titig na titig ito sa mukha niya na para bang gandang-ganda ito sa kanya. Medyo nabawasan naman ang kaba at takot na nararamdaman niya ngayon. Thank you po, ma'am. Pyrus' mom giggled. So cute. No need to be formal, iha. My name is Lenore Elena. Just call me Mama. And I'm Felix's Richard. You can call me Papa. Pyrus' father said, walking towards them. Welcome to the family, Lady Anne. Nahihiya namang umiti si Lady Anne and she's still feeling nervous. Para bang tatalo ng puso niya sa kaba. Thank you, Ma and Pa. She was very happy because the parents of the man she loved accepted her. Her heart is so happy, it's about to burst. Napakabait ng mga magulang ni Pyrus. They are so sweet. Biglang hinawakan ng Mama Elena niya ang kanyang kamay. Come with me, Iha. I'll show you our home. Napatingin pa siya kay Pyrus at sa mga anak nila na napatawa na lang at iling ng hilahin ng ina papunta sa tabi nito. Itinaka siya ni Mama Elena mula sa mga ito dahil gusto daw siyang masolo. Gusto daw nitong makipagkwentuhan sa kanya dahil siguradong hindi daw siya nito masusolo mamaya. Inilibot niya ito sa gazillion mansion ng mga ito habang nagkukwento. Instant close agad sila. Mama Elena said they prepared a welcome party for her. Sobrang bait nito and she's very sweet para itong kanyang tunay na ina. Her voice was so calm and sweet. Hindi nakakapagtaka kung bakit lumaking mabuting tao si Pyrus. Habang naglilibot sila sa mansyon ng mga ito, kinakwento sa kanya ng ina ni Pyrus ang mga kalokohan ni Pyrus nung bata pa ito. Kung gaano itong kakulita sa kid. But Mama Elena said that Pyrus was really smart and was born with many talents. Nagulat nga daw sila at a very young age, Pyrus can already write his name and read and can solve some mathematical problems. Kaya dito raw naman ang kambalang pagiging matalino. Nakwento rin sa kanya ni Mama Elena ang tungkol sa ina ng kambal na dati raw kasintahan ni Pyrus ngunit maagang nawala sa mundo dahil nagkaroon ng komplikasyon at ito raw mismo ang humiling na mas piliin mabuhay ang kambal kaysa sa sariling buhay.
Nabanggit din ito sa kanya kung ilang beses nang muntik ikasal si Pyrus, ngunit laging hindi natutuloy sa kadahilanan na si Pyrus daw ang umaayaw dahil hindi raw nito mahal ang mga babae. "We're aware that our son is not dreaming of becoming his father's heir. He said he only wants to have a very simple life, earning more than enough money and be happy with his family. But look at him now. He's very determined to be a good CEO." Nakasalubong din nila ang ama ni Pyrus habang naglalakad sila. Sinamahan sila nito sa paglilibot at nagkukwento din. "Pyrus is close to his father because his father spoiled him so much when he was young." Natatawa siya sa mga kwento ng magulang ni Pyrus tungkol kung gaanong kakulit si Pyrus nung bata pa ito. "You know what, Iha? We are very happy that our son finally found the woman he loves and who loves him." Sabi sa kanya ng Papa Richard niya. "We're very thankful for you, for loving our son. He's genuinely happy with you. We only want our son's happiness, and we know that it's you who can give him the happiness we want to see in his face. When he told us that you said yes to his proposal, we couldn't explain how happy we were because we knew that you two deserve each other. Our son loves you so much, and we know that you feel the same way. We can see it in your eyes. Thank you so much for loving our son and for making him happy, Lady Anne." Nagsalita na din ang ina ni Pyrus. "Our son is a nice person, but he isn't perfect, anak. He sometimes makes mistakes too. He gets angry, he acts cold and immature, but he's a very nice person. When he loves someone, he's willing to do everything for them. We've never seen our son happy as much as when he's with you. Just like what my husband said, his and our grandchildren's happiness is the only thing we want. We're very happy and thankful that you gave him that. You allowed him to be happy with you." Ngumiti ito sa kanya. "Please don't leave our son, even if the whole world turns back on you. Make him happy and loved." Ngumiti naman si Lady Anne sa mga ito. "Don't worry, Mama, Papa. I promise to always make him happy, and I will never leave his side." Napangiti naman ang mga ito. "We're glad to hear that from you, Iha. Let's go back downstairs. We prepared a lot of presents for you, and I'm sure Pyrus's cousins are very excited to meet you." Sobrang masayang puso ni Lady Anne dahil tanggap na tanggap siya ng buong pamilya ni Pyrus at lahat sila ay masaya para sa kanilang dalawa. Kung kaya naman sobrang masayang lahat sa araw ng kanilang kasal. At sa harap ng altar ay binitawan nila ang kanilang mga pangako na sa hirap at ginhawa sila ay magsasama. Mamahalin nilang isa't isa at ang kanilang mga anak. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!